para bigyan tayo ng mahalagang impormasyon patungkol sa National Hospital Week ay makakapanayam po natin ang pediatrician na si Dr. Cynthia Cuayo Wico. Good morning at welcome po sa Rise and Shine Pilipinas, Doc. Magandang umaga. Doktora, good morning. Welcome back sa Rise and Shine Pilipinas. Si Diane at Noel po ito. Alright, Doc, ano po ba yung mga pangunahing layunin ng National Hospital Week? At ano po ba yung theme for this year's celebration, Doc? Kaya tayo nagsaselebrate ng National Hospital Week para in mind ng everyone. Actually, dapat every week is a hospital week kasi we never decrease the services that we give to our patients. Kaya ang unang-unang iniisip natin is safety. Kaya nire-remind ang bawat sarili namin sa hospital kung paano namin pag-iingatan at ma-maintain ang safetyness in within the hospital. So isa yan. Pangalawa, tinitingnan namin yung aming mga best practices. Ano ba yung best practices na makakatulong sa ating mga pasyente o yung mga magiging pasyente pa rin. So, isa sa mga best practices na tinuturo namin sa hospital is yung prevention. So, we encourage immunization. We encourage lecturing. Nag-outreach program kami regarding sa mga communities. So, that's number one, lecturing and the safety and prevention aspect. Number three is we continuously expound and spread our wings. Kaya nagtuturo kami ng mga interns, clinical clerks, interns, residents, and then mga estudyante. So, sinasama namin sila sa mga programa namin para yung the continuity of the practice of medicine ay nandoon. Ayan. Pangalawa is we embrace technology. Hindi lang dahil private, public hospital, lahat kami nag-embrace ng mga kabagong teknolohiya kasi makakatulong yan sa paghanap ko ano pa yung mga sakit, makakatulong din yan sa pag-treat ng mga sakit. At 1, 2, 3, 4, 5, panglima is lahat ng mga makabagong sa technology nagkakaroon din ng mga investment sa mga bagong machinery, mga bagong kasangkapan na magagamit ng mga doktor natin na nagte-train din dahil sa ganitong mga technology. Ayan, napaka well-rounded. Okay. Ang isang napaka-iging ginagawa namin is pagtuturo sa ating mga pasyente ng safety sa everyday na ginagawa natin. Ayan, napaka-busy naman pala, Doc, anong ginagawa nyo. Pero ano nga ba ang konkretong hakbang na maaari niyong gawin bilang mga health workers o doktor upang mabigyan din sa kahalagahan ng pag-iwas sa mga sakit sa panahon ng Hospital Week? Actually, parang sasabihin mo na every day is a hospital week day. Mm-hmm. Hospital week na yan eh. Kasi halimbawa, kagaya ko, I still practice, no? As a pediatrician, sa bawat pasok ng pasyente sa akin, tinuturo ko na the preventive aspect of the management of an illness. Like for example, simpleng sipon lang, ituturo mo na sa kanila paano siyang ititrate pa, paano siyang ipiprevent para hindi na tayo magkasakit. Yun sana ang actually yan ang hinihiling namin at yan ang tinuturo namin sa aming mga mag-aaral ng medisina. How do you prevent medicine? It's not how to treat. Okay? Mm-hmm. Oo nga kasi, mm-hmm, di ba, prevention is better than correct cure. Oh, all right. Prevention is better than cure. Okay. And we espouse that one. Mm-hmm. Oo. Hindi nga lang masyadong kikita ang ating mga kapatid sa pharmaceutical, pero kasi mas kailangan nating prevention, like tamang pagkain, tamang pagtulog, tamang ehersisyo, di ba? O kaya tamang mga kasama sa mga lakwatsa, kasi kung hindi tamang mga kasama mo sa lakwatsa, mas lalo kang magugumon sa kung ano-ano, di ba? Okay? Alright, Doc, ano po yung mga specific activities para po sa celebration po nito at na po pwede pong makilahok ang publiko? Kasi siguro sa bawat area natin, bawat hospital, may kanya-kanya silang celebration. Kagaya namin, nagla-lecture kami ng mga common diseases, nagla-lecture kami sa mga communities namin para maikalat naman namin ang kaalaman. Hindi lang naman during the hospital week namin ito ginagawa, may mga program din kasi kami. Kagaya for example, isang private hospital, yung sa Manila Doctors, meron kaming mga estudyante ng nursing service.
tapos mga estudyante namin, mga interns at resident, tinuturuan namin sila na hindi lamang sa four walls of the hospital tayo nangangailangan magkamot o magpaalala ng tamang ginagawa. Lumalabas din po kami sa mga community, may adopted community kami, at lumalabas din kami sa community na rural sa probinsya para malaman din natin, ma-expound natin kung ano yung mga tamang, for example, tamang paggagamot ng sugat or pagpiprevent ng pagkakaroon ng gulati, pagpiprevent ng paano magkakaroon para hindi mahihirapan tayong magpakain sa mga bata. Kailan natin umpisahan ng tamang pagpapakain? Yung ganun ba? We do more on the preventive aspect pagka kami lumalabas, at yan ay ginagawa namin all the time. Mm-hmm. Ito naman, Doc, paano makakatulong ang pagkakaroon ng special week tulad ng National Hospital Week sa pagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan ng publiko? Kasi lahat naman ng ginagawa natin, meron tayong 52 weeks sa parang nagpo-focus ka lang. Parang, kumbaga sa isang pamilya, edi iba-iba na kayo ng pinupuntahan, hindi ba? Lalo na pag malalaki na, nagme-meeting naman kayo. So pagka kuminsan yung sa hospital week, parang ina-assess mo na ano ba yung kulang sa ginagawa natin. Saan tayo nagkulang, kagaya for example, saan tayo nagkulang sa ating ginagawa, ina-assess natin yan. So hospital week will give us a way of evaluating how have we done. Kaya for example, kuminsan, kung masyado ka ng abala sa paggagawa ng mga problema, pagre-resolve ng problema sa hospital mo, pag nagkakaroon tayo ng hospital week, naiisip mo, hindi lang pala kami nag-iisa dito sa komunidad, meron pa rin kami kasing mga kasama sa labas. So yun ang medyo nagpo-focus kami pagka nagkakaroon tayo ng hospital week. Tsaka number two, yung mga empleyado natin, hindi lang pasyente, but empleyado natin within the hospital, nabibigyan din natin ng importansya during the hospital week. Mm-hmm. Siguro pang huli na lamang, Doktora, no, speaking about hospitals, nabanggit mo kanina yung tungkol sa safety sa hospital, mga best practices sa nabanggit niyo po kanina yung tungkol po sa mga best practices po sa mga pasyente. And I understand po kasi, yes, kapag hospital, isa rin sa mga usapin dito yung pag-modernize na mga equipment. Totoo. Para yung mga services maibibigay mo sa mga patients na pupunta sa iba't ibang hospitals. I wonder, Doktora, if you have any recommendations, ano, pagdating siguro sa pwede pang gawin ng mga LGU or government para mas mapaganda yung serbisyo ng mga ospital sa ikabubuti po ng sektor ng ating kalusugan. Mm-hmm. Yung isa sa magiging tulong ng mga LGU natin is yung nakakatulong yan sa amin, eh, yung sila yung nagdadala para nagiging transportation sila, yung parang idinadala nila yung kanilang mga constituents sa mga hospital. Dapat malaman din, expound ng mga hospital kung saan dapat dalhin in case of emergency. Like for example, yung meron tayong orthopedic, meron tayong mental hospital, may mga specialty hospital tayo, or meron din tayong general hospital. Mm-hmm. Like PGH or in private sa Manila Doctors Hospital. Yung mga ganun ba? Dapat alam ng LGU yun. Mm-hmm. Number two, yung din ang aming mga hospital, meron kaming mga community program. Especially with our, tinuturo din namin yan, kasi kami noon, when we were in PGH, when we were in UPPGH, ang tinuturo namin is, you do not exist in the hospital alone, but you are part of the community. Apo. Tinuturo namin ito sa aming mga clinical clerks, sa aming mga interns, at sa aming mga residente. At dinadala namin sila with transportation, with security, sa adapted community namin, at doon sila nagkakaroon ng program. Parang pinagpa-practice namin sila on how to become a doctor yourself. Nandun lang kaming mga consultant, SHC, na yung mga tinuturo namin sa kanila, didactics, na mga according to the book, ay na-express nila o nabibigay nila na sila yung nagbibigay hands-on sa mga komunidad. Isa yun siguro sa dapat ina-emphasize natin. Hindi lang ikaw in your private practice, in your hospital, kailangan ding mag-expand ka sa communities, kasi yan ang kailangan natin ngayon. Kulang na kulang ang doktor, kulang na kulang ang serbisyong medikal.
Ayan, so marami pa sana tayong tatanong kay Doc. Pero maraming salamat po sa pagpapaunlak ng oras sa amin ngayong umaga. Doc Cynthia, muli na nakapanayan po natin ang pediatrician na si Dr. Cynthia Cayao Weco. Cayao Weco. Ayan, maraming salamat po at ingat po kay Doc. Thanks, Doktora. Maraming salamat sa pagkakataong makapagsilbi.